Welcome back to my channel. It's Melody's Kitchen. Today, gagawa tayo ng fruit jelly. Fresh fruits, meron tayo ditong grapes, strawberries, and oranges. And kailangan din natin dito ng pure gelatin. Isang pure, colorless, at isang red. So, let's start. Una, meron tayo ditong kaserola. And then, ilalagay natin itong 50 grams pure gelatin. Ayan siya, 50 grams. So, ilalagay natin siya dyan. Dahil wala itong lasa, mag-a-add tayo dito ng 2 tablespoon ng sugar. Ayan. Mix natin with 500 ml ng tubig. Ayan. So, ayan. Tanawin lang natin ang ating gelatin and sugar. Maglalagay din tayo ng konting salt pang balance ng lasa. Ayan. And then, konting flavor ng lemon zest. Ayan, meron tayo ditong lemon. Lagyan na lang natin siya ng ganyan. So, ayan siya. So, pag natunaw na ang ating jelly at ang sugar, pwede na natin siyang pakuluan. Ayan, open na natin ang fire at pakuluan natin ang ating agar-agar o gelatin. Ayan, once na kumulo na ang ating jelly, pwede na natin patayin ang apoy. Ayan, para hindi na magka-bubbles. Meron natin tayo ditong mold. Ayan siya. Ito ang gagamitin natin para sa ating fruit jelly. So, ang una natin gagawin, maglalagay muna tayo ng konti ng ating jelly mixture. Ayan. Antayin lang natin siyang mag-cool down ng konti. So, ayan. Pag medyo cool down na, pwede na natin ilagay itong ating assorted fruits. Lagay natin siya ng ganyan. Ng first layer, maglalagay ulit tayo ng ating jelly. Then, saka natin pupunuin ng ating fruits. And then, lagyan natin ulit. Hanggang sa mapuno siya. Ayan na siya. In color jelly, red color. Yan ang ilalagay nating last. Maglagay lang tayo dito ng konti, mga 1 tablespoon. And then, tanawin natin sa tubig, mga half a cup ng water lang.
kasi imimix lang natin siya dito sa ating natirang jelly. Imimix natin siya dyan para siya ay magkakulay. And then, iboboil natin ulit. Ayan. Para lang may kulay siya. Pakukuluan natin siya saglit. And ito ang ilalagay natin dyan sa kanyang top. Ito na yung ating red color jelly. Ilalagay natin dito sa ibabaw. Ayan. Ibubuhos natin siya dito. Ayan na siya. Ayan, palamigin lang natin siya at ilagay sa refrigerator ng mga 2 hanggang 3 oras para mag-set. So, ayan, after 2 hours fridge sa refrigerator, ito na yung ating jelly. So, ayan, ilulusin lang natin yung mga sides niya para madaling tanggalin. Lalagyan natin ng toothpick para pumasok yung hangin. Ayan. At i-upside down natin siya. 1, 2, 3. Ayan. Taraan! Ito na ang ating fruit jelly. Alisin lang natin yung mga yan. So, ayan na siya. Medyo nagkaroon lang ng ano sa mga sides kasi dahil ginamita natin ito. But, it's okay. Let's try it. Slicein natin. Ayan! So perfect ng pagkakagawa niya. Look so yummy. I-try na natin. Kain po tayo. Kung nagustuhan nyo ang recipe nito, please like and share lang po. At kung di ka pa nakasubscribe sa akin, please do subscribe and hit mo na rin ang bell para naman manotify ka whenever I upload a new video. Thank you very much for watching. Until my next recipe. Bye-bye!